Ciao everyone! Today, gagawa tayo ng famous Italian dessert na tiramisu. But this time, hindi original or authentic version ang gagawin natin. Ang gagawin natin ay light tiramisu version. Without eggs and mascarpone. But if you're interested to make your authentic tiramisu, you can watch my video. Ilalagay ko yung link sa baba. So, simulan na natin gumawa ng tiramisu light version. Itong tiramisu natin, hindi lang no eggs, no mascarpone, no heavy cream din. Kasi nakita ko, karamihan, instead of eggs, ang ginagamit nila ay heavy cream. Ito without heavy cream. Ang gagamitin lang natin ay yogurt, Greek yogurt, and ricotta. Yup. Alam ko marami sa inyo magtataas ang kilay at magsasabi, ay ang mahal ng ricotta or ang hirap hanapin sa Pinas. Nakita ko sa online mga nasa around 800 to 1,000 pesos. Super pricey siya. Pero don't worry, sobrang bilis lang nitong gawin. Ang gamit ko ay ang aking homemade. Pwedeng-pwede kayong makagawa niyan sa bahay. Kung gusto niyo panood, ilalagay ko yung link sa baba. So bago tayo gumawa ng cream, ilalagay muna natin itong coffee dito, then lalagyan natin ng sugar. Ang ginamit ko sa paggawa ng coffee ay itong aking cafetiera mocha. Pwedeng-pwede kayong gumamit ng powder. Pero siguraduhin ninyo yung gagamitin ninyo, yung strong talaga. Kasi sa tiramisu, napaka-importante na nandun yung presensya ng coffee. Lalagyan natin ng sugar. Meron pa akong additional dito para kung kulang, dadagdag ko. Onting sugar lang ang kakailangan natin. Mainit pa ang coffee natin, palamigin muna bago gamitin. Proceed na tayo sa paggawa ng cream. Sa ating mixing bowl, ilagay ang ricotta. At ang ating Greek yogurt. Yung gamit ko ay zero fats. Kasi kailangan light lang talaga. At ang ating powdered sugar. Kung wala kayong powdered sugar, pwede naman yung normal sugar. Then, we mix natin gamit ang hand whisk or electric hand mixer. I'm using Greek yogurt kasi bukod sa light, mas creamy and thicker ito. Yan, ganyan lang siya kabilis. Less than 2 minutes. Mga 1 minute ko lang siyang minix, creamy na siya and thick. So, itatabi na natin ito and kukunin natin yung baking dish. Before natin i-arrange dito sa ating baking dish, maglalagay tayo ng onting cream sa ibabaw. Sa ilalim, sa bottom ng ating baking dish. Then take your savoyardi. And sa pag-dip dito or pag-soak dito sa ating coffee, huwag niyo masyadong tatanggalan. Kasi itong savoyardi, mabilis mag-absorb ito ng liquid. Pag tinagalan niyo at nilagay niyo yan sa inyong baking dish, magmamasa ito or magtutubig ang inyong tiramisu pag hiniwa niyo. Mararamdaman niyo yan pag kinain niyo. Ganito lang ang pagsawsaw. And then, balik ta rin. Para ma-distribute yung water. Pakita ko ulit. 1, 2, 3, and 4. And then, ganito, pagpag. Then, a-arrange nito sa inyong baking dish. Kulang na yung ating coffee. Maglalagay tayo ng additional. Make sure na palamigin ang coffee before isawsaw ang savoyardi. Then cover with first layer ng ating cream. So after ng first layer ng cream, maglalagay tayo ng cocoa powder. Ako, naisip ko, maglagay ng additional flavor dito sa aking cocoa powder. Maglagay ng a little bit of cinnamon powder for additional flavor na. Diba? Why not? Since hindi naman authentic ang ginagawa natin. Lubos-lubosin na natin. Okay. Then sprinkle nito sa ibabaw. Then, let's put another layer ng savoyardi.
Make sure na bago nyo ilagay itong soaked savoyard di sa coffee, tatanggalin nyo muna yung mga excess coffee or liquid. Importante yan. After second layer ng savoyardi, ilagay na ang last layer ng ating cream. Ayan, ready na itong ilagay sa fridge for 4 to 6 hours. Mas maganda kung overnight. And then, kinabukasan nyo kakainin. Then, before serving, saka kayong maglalagay ng cocoa powder dito sa ibabaw. So, lagay na natin sa fridge. Malamig na ang ating tiramisu. Ready nang ikat. But before cutting, mag-i-sprinkle tayo ng cocoa powder with cinnamon powder. Dadamihan nyo guys kasi masarap pag maraming cocoa powder. Yung meaning pala ng tiramisu ay pull me up. Tira means pull, me is me, ako, and su is up, pull me up. So ito na ang ating quick and easy, light and guilt-free tiramisu. Makakakain kayo kahit gaano karami ang gusto ninyo. So, tasting time! Tikman na natin. Buon appetito! Perfect to sa akin. Kasi, nagbabawas ako ng carbs, cholesterol sa aking diet. So, itong idea na ricotta and Greek yogurt, perfect. Guilt-free dessert for this Christmas and New Year. That's it for today, guys. Sana masubukan niyo itong ating light tiramisu at sigurado akong magugustuhan ninyo. And pag nasubukan ninyo, feel free to comment down below. Let me know your feedback and what you feel. Ciao for now!